بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito. Ang pag-usapan po natin na paksa ay isa po sa mahalagang paksa na dapat malaman ng isang mananampalataya na ito ang grupo ng Khawarij. Ang grupo ng Khawarij at ang kanyang panganib na dala at ang katangian ng grupo o mga tao na tinatawag na Khawarij. Sila ay grupo na ito ay tinatawag na mutatarrifa, extremist. Sila ay tinatawag na panibagong grupo na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na darating ang mga tao na ito, yung kanilang mga katangian, na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng babala sa panganib ng mga Khawarij o yung mga tao na ito. At siya ay nag-utos o nagpayo na kung saan kapag dumating ang panahon na ito at sino man ang abutan niya ang mga Khawarij ay kanyang sinabi na lain adraktahum laaktulan nahum katlaat. Kapag inabutan ko sila o inabutan niyo sila ay makipaglabang kayo sa kanila. Dahil sa kanilang tinatawag na panganib. Sila ay napakapanganib ng mga grupo. At sa isang hadith, فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kapag ka, sila ay inabutan nyo, nakita nyo sila, inabutan nyo sila, ay sila ay makipaglaban kayo sa kanila dahil ang makipaglaban sa kanila ay ito ay malaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. So hindi po inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pakikipaglaban sa kanila maliban lamang sa kanilang dalang panganib. Sa hadith na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Ibn Majah at saka sa hadith ni Imam At-Tirmidhi na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon na kung saan ito yung mga katangian nila. Yakhruju fi akhir az-zaman qaumun ahdathu al-asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairil qawlin nasi yaqrauna al-qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Okay. So dito pinaliwanag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Paano nagsimula sa hadith na ito? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon, habang tinatawag ng mga kayamanan na nakuha nila sa labanan, ay kanyang hinahati. Dumating itong si Dhul Khwaisira. Itong si Dhul Khwaisira, kanyang sinabi na ya Rasulullah, o Muhammad. Kanyang sinabi na, o Muhammad, hindi ya Rasulullah. Ya Muhammad, i'adil, ikaw ay maging makatarungan. Subhanallah. Parang pinagbibintangan niya si Propeta na hindi naging makatarungan. Kaya dito ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, waylak, man ya'dilu idha lam a'dil. Waylak, kasawian sa'yo. Sino ang magiging makatarungan kung hindi maging makatarungan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ako maging makatarungan, sinabi ni Propeta. So dahil sa kanyang pagbibintang kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na maging makatarungan ka, ya Muhammad, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kasawian sa'yo. Kung hindi ako magiging makatarungan, sino magiging makatarungan? Siya ay siyang propeta. Siya pinagkatiwalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito na kung saan darating mula sa taon na yan yung mga Khawarij na kanyang binanggit. So dito ay nagbabala si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa panganib ng mga taon na ito. Mismo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinagtangkaan niya. Hindi niya tinanggap ang hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ay binanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam lalabas sa mga tao na ito ang mga Khawarij. Na kung saan sinabi niya na sino man ang abutan niya, ang mga tao na ito ay makipaglaban sila sa kanila. Dahil merong napakalaking gantimpala ito. At itong mga Khawarij ay napakalaking fitna ito. Napakalaking pagsubok ito sa mga Muslim. Na kung saan nabanggit sa hadith na sila ay dumarating at ang kanilang tinatawag na pinakamalaking biktima ay ang mga Muslim o mananampalataya. Ano naman ang kanilang mga katangian? Marami po na nabanggit sa hadith patungkol sa kanilang katangian. Kabilang sa kanilang katangian,
na kung saan mapapansin natin, subhanallah, sa panahon ngayon, ha, sa panahon na mapapansin natin itong mga katangian mismo na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na makikita natin sa mga katangian ng mga khawarij sa panahon natin ngayon. Para hindi tayo maligaw, subhanallah, ng mga tao na ito. Una-una sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hudathaun asnan. Ibig sabihin sila ay mga kabataan. Kaya makikita natin, subhanallah, yung mga nag-aangkin ng Dawla Islamiya o sila yung tinatawag na itatayo nila ang bansang Muslim, na kung saan sila ay mga khawarij, karamihan sa kanila ay 99% mga kabataan. Hudathaulas na, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa panahon natin ngayon, mapapansin natin sa lugar natin mismo, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, makikita natin na ang mga tao na ito, hudathaul asnan. Sinabi ni Propeta na ahdathul asnan. Sa isang hadith, hudathaul asnan. Mga kabataan, subhanallah. Kabilang sa sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sufahaul ahlam. Ibig sabihin ay yung kanilang pag-iisip ay kabataan pa. Okay? At ang pagkakaiba nito ay yung bata na hindi pa, yung tinatawag na hindi pa masyadong yung kaalaman niya, kulang pa sa kaalaman, kulang pa sa experience sa kanyang pamumuhay, pakikitungo, kulang pa sa kanyang pag-intindi sa Quran, sa Hadith, sila itong lumalabas na kung saan na sinasabi nila na sila yung magsasabuhay ng Islam. So dito, makikita natin, sila ay mga bata. Pangalawa, sila ay sufahaul ahlam. Ibig sabihin, ay yung kanilang mga kaisipan ay batang-bata pa. Subhanallah. Nabagitan rin sa hadith na al-qawlu min khayri qawlil bariya. Ibig sabihin itong mga tao na ito ay sila ay nagsasalita ng salita na magaganda. Salita sa Quran, salita na sa hadith. Pero hindi yung tinatawag na hindi nila ito iniintindi. Subhanallah. Kaya sabi na yung salita nila ay matatamis. Salita nila ay parang mapapabilib ka. Pero yun ay tinatawag na kabaliktaran sa kanilang ginagamit na dalil o tinatawag na na pinanghahawakan. So dito, sabi pa rito, pangatlo ay at-takfir wa istibahatud dima. Ibig sabihin ay sila ay tinatakfir nila. Ginagawa nilang kafir ang mga tao na lumalabag sa kanila o kaya yung mga tao hindi sumusunod sa kanila o hindi nila kaanib ay tinatakfir nila. Sabi, kayo ay kafir. Subhanallah. At istibahatud dima. Pinapahintulutan nila ang pagpatay sa kapatid nila na Muslim. Subhanallah. Kaya nabagit sa hadith, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Ha? Sabi nila ay sila ay pumapatay at sila ay nakikipaglaban sa mga kapwa nila mga Muslim. Subhanallah. Makikita natin mismo sa panahon ngayon. Makikita natin, subhanallah, itong katangian na binanggit ni Propeta sa mga khawaris sa panahon natin ngayon, makikita natin yung mismong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yaqtuluna ahlal Islam. Ang kanilang unang biktima na papatayin at makikipaglaban sila ay ang mga Muslim. Subhanallah. At iniiwan nila ang mga ibang mga tao na sumasamba sa mga ribulto at iba pang mga tao na mga sumasamba sa mga ribulto at iba pang mga Diyos-Diyosan. Sabi pa rito sa isang hadith, yung isa sa katangian nila ay su'ul faham bil Quran o lil Quran. Ibig sabihin ay yung Quran ay hindi nila ito lubusang naiintindihan. So, ibig sabihin, binabagit nila yung talata, binabagit nila yung mga hadith, pero hindi nila ito naiintindihan. Subhanallah. Kaya sinabi sa hadith, yaqrauna al-Quran wa yahsabuna annahu lahum wa hum alayhim. Subhanallah. Binabasa nila ang Quran, akala nila nagdadalil sila, nagbibigay sila ng katibayan, pero ito pala ay dalil sa kanila. Ito pala ay laban sa kanila. Subhanallah. Ito ay nabanggit sa isang mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Al-istihadu fil ibadah. Makikita mo sila na sila ay nagpaparami ng pagsamba. Kaya makikita mo sila, subhanallah, may dalang Quran, may dalang Quran, may tasbih, nagtatahajjud, subhanallah, makikita mo sila na marami silang pagsamba. Isa sa mga katangian nila na yung kabataan, kulang sa gulang pa, tapos kabilang sa nila yung tinatawag na makikita mo sila na yung tinatawag na sila ay nagpaparami ng mga pagsamba. Kabilang sa kanilang katangian ay at-ta'an
في الأمراء والشهادة عليهم بالضلال. يوم قديلان بلاجين إن أتاقي بلاجين بلاجي سيلان سموسواي سمع بينونو. سبحان الله يانا مخيطة مو سبحانهو ناتي ngayon. سبحان الله sila ay magsasabi na itong leader ng mga Muslim ay gumawa siya ng ganito, siya ay kafir, siya ay ganito, siya ay nakipagtulungan sa dito. So yun ang kanilang nasa dila nila palagi. At pagkatapos ay sasabihin nila na ligaw ang tao ito, kafir ang tao ito, kafir ang pinuno na yun. So dito, makikita natin sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na yung sa panahon niya na may dumating sa kanya na sinabi niya, "Ya Muhammad, i'adil." O Muhammad, maging makatarungan ka. Subhanallah. So ibig sabihin, yung mga pinuno at saka iba pang, lalo na yung mga ulama, sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinuno, siya yung pinuno at siya rin, at the same time, siya rin yung ulama, siya yung alim, siya yung, kasi siya ay, ang kanyang salita ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang tao na yun, ay sinabi niya na, maging makatarungan ka. So hindi siya nagtiwala. Subhanallah. Maging makatarungan ka. Sinabi ni Propeta sa kanya na, ikaw ay, kung hindi ako maging makatarungan, sino magiging makatarungan? Kabilang sa kanilang katangian, ay meron silang, sa bawat panahon, ay meron silang specific na tanda. Subhanallah. Halimbawa, yung mahaba ang buhok, kaya may mga specific sila na mga tanda sa bawat panahon. Sa bawat panahon. Meron silang halimbawa, yung bandila, o kaya ay kulay ng damit, meron silang halimbawa, meron silang tinatawag na specific o natatangi na tanda nila. So sila ay tinatawag na sa bawat panahon, meron silang tinatawag na specific na mga tanda nila. Kabilang din doon, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay yaktuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Ang unang kanilang lalabanan o magiging biktima ay ang mga kapatid nila na mga Muslim. Kaya makikita natin ang mga Khawarij. Tingnan natin, ang mga Khawarij ay lumalabas at ang unang biktima nila ay ang kapwa nila mananampalataya. Ang kapwa nila Muslim, subhanallah. Yun ang pinakaunang biktima nila. Dahil sinasabi nila mga murtad, sinasabi nila mga munafik, sinasabi nila na, subhanallah. So ang unang sisirain nila, ang lugar nila. Eh makikita natin, subhanallah, hawla wala quwata illa billah. Makikita natin sa Marawi. Ang unang sinira nila, ang lugar na kung saan nandyan na namumuhay ang mga Muslim na payapa at sa iba pang mga lugar. Anong inuuna nila? Yung kanilang lugar. Subhanallah, sisirain nila. Kabilang sa katangian nila ay itinatawag nila ang salita ni Allah, walaysa minhu fi shay. Ha? Sila ay nagsabi na wa man lam yahkum bima sa sino man ang hindi na isabuhay ang batas ni Allah ay sila ay kafir. So sila ay nagbibigay ng dalil, ha? Sa Quran. Ha? Na ito ay sundin natin ito, pero yun ay dalil na laban sa kanila. Hindi nila naintindihan yung dalil na ito at ito ay dalil na laban sa kanila. Subhanallah. Kabilang din doon ay annahum yuhsinuna al-qila wa yusiuna al-fi'l. Ibig sabihin ay magaling sila magsalita pero sa gawain ay mali ang kanilang pagkakaintindi sa dalil. Kabilang sa mga katangian din nila ay tinatawag na annahu kullama kharaja minhum qarnun quti. Ibig sabihin, marami ang lalabas ng mga Khawarij at hindi sila magtatagumpay. Sila rin ay tinatawag na ibig sabihin ay mawawala. Ha? Sila rin ay hindi magtatagumpay. Kabilang sa kanilang mga katangian, yung idha khalafta ra'yahu asammaka kafira. Kapag ka yung tinatawag na nagkaroon kayo, hindi mo tinanggap yung kanilang tinatawag na pananaw, hindi ka umanib sa kanila, ay sasabihin kanila na kafir. At sasabihin nila na ikaw ay pinapahintulutan na patayin. At marami yan. Ha? Dalawa lang ang pagpipilian mo. Aanib ka sa kanila o ikaw ay magiging kafir o ikaw ay magiging munafik o ikaw ay magiging murtad. Subhanallah. Yan ay kabilang sa ano nila. Kabilang sa kanilang mga katangian. Kabilang din dito ay yakhuduna min al-adillati ma yuwafiqu ahwa'ahum. Sila ay kumukuha ng mga dalil sa Quran na ito ay sang-ayon sa kanilang kagustuhan. Kasi napakaraming dalil ang Quran. Napakaraming ano, kukunin lang nila yung ito ay sumasang-ayon sa kanilang paniniwala. Kahit na may mga ibang dalil
na kung saan pwedeng pagsamasamahin. Pero ang kukunin lamang nila ay yung dalil na ito ay sumasang-ayon sa kanilang sariling tinatawag na kagustuhan. Kabilang din doon ay ang pag-iwas nila, pag-sway nila sa mga Muslim. Lalo na sa makikita natin, lalo na sa mga ulama. Kaya makikita mo ang mga Khawarij na umiiwas sila sa mga ulama. Subhanallah. Tanungin mo kung sinong ulama nila. Ha, sino yung mga ano? Wala sila masabi. Sabi si fulan, hindi kilala. Wala nakakaalam sa ulama nila. Sasabihin mo sa kanila, sinabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah, sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, sabi na, wala yan. Walang ano yan. Hindi na, subhanallah. Mga kibar ulama, yung mga malaki mga ulama, hindi nila tinatanggap. Mayroon silang sariling ulama na hindi kilala, hindi alam kung sino itong pinapakinggan nila na alim na ito. So ito'y kabilang sa ano nila. Hindi sila kumukuha ng payo sa mga ulama. Tulad na nangyari mismo sa Marawi. Subhanallah. Maraming mga ulama na mga doktor, mga alim na kung saan may kaalaman sila sa mga nangyayari, kaalaman nila sa Quran, sa Sunnah, hindi nila tinanggap ang mga payo nila. Hindi nila tinanggap. Dahil meron silang tinatawag na pinanghahawakan na salita ng kanilang pinuno na kung saan hindi pa kilala kung sino itong pinuno nila, hindi pa kilala kung sino ang pinagkukuhanan nila ng kanilang paniniwala. Sabi pa dito ay kumukuha sila ng dalil na kung saan itong katibayan na ito ay para sa mga hindi mananampalataya ng mga kufar. Sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam may mga binabasa mga hindi mananampalataya. At ito ay ginagamit nila sa mga mananampalataya. Subhanallah. So dito nagkakaroon ng isa sa mga problema sa mga ganitong mga grupo na kung saan naliligaw sila dahil yung mga dalil ay hindi nila iniintindi ng maayos. Kabilang sa dapat natin malaman ay mayroong tinatawag na apat. Mayroong apat na manhaj. Tinatawag na apat na usul. Ibig sabihin, pundasyon. Na kung saan kapag nakita mo ang bagay na ito, ito yung paniniwala ng isang tao ay mabibilang siya sa Khawarij o at tinatawag na grupo ng Khawarij. Tandaan natin ito, apat. Una-una, yukafiruna ahlal Islam. Ibig sabihin ay sinasabi nila na ang mga Muslim ay kafir. Ang mga Muslim ay kafir. So dito, kapag sila ay lumabas, ay sasabihin nila na saan ka? Sa amin o sa mga kuffar? So sabi nila ikaw ay munafik, ikaw ay murtad, o ikaw. So lahat sabi nila lahat ng mga tao na yan ay mga Muslim, mga kafir. Subhanallah. Okay. So napakadelikado. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa gobyerno. So sabihin nila kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, ibig sabihin ikaw ay pumapanig sa gobyerno, so ikaw magiging kafir, ikaw magiging munafik, ikaw magiging Subhanallah. So ginagawa nilang kafir ang mga Muslim. Yan ang pinakauna. Pangalawa ay qitalu ahlul Islam. Ibig sabihin ay nakikipaglaban sila sa mga Muslim. Ang pinakauna na kanilang lalabanan ay ang mga Muslim. Subhanallah. Okay. Dito makikita natin na gusto nila na isabuhay, halimbawa sinasabi nila gusto nila isabuhay ang Islam. Ngayon, sasabihin nila na itong pinuno na ito ay kafir. At sino mang sumunod sa kanya ay kafir. So lahat ng mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno ay kafir, murtad, munafik. So dahil dito lahat ng tao ay magiging kafir. So yan ay isa sa kanilang paniniwala. Kaya may mga tao na sa mga Khawarij ay kahit na kanyang magulang ay maari, may mga nangyari na pinatay niya ang kanyang pamilya dahil sa hindi sila sumunod sa kanyang tinatawag na paniniwala. So unang lalabanan nila ay ang mga Muslim. Subhanallah. Kaya makikita natin sa panahon ng mga Khawarij, lalo kahit sa panahon natin yan, mapapansin natin na kung saan ang unang binibiktima nila, ang unang pinapatay nila, ang unang kinakalaban nila ay ang kanilang lugar, ang mga Muslim sa kanilang lugar, ang mga pinuno. Kabilang sa kanilang usul, ay at-takfir bil kabira. Kapag nakagawa ka ng malaking kasalanan ay magiging kafir ka. Yan ay kabilang sa kanilang tinatawag na usul.
pundasyon ng kanilang paniniwala. Kapag ka ikaw, kapag ang tao ay uminom ng alak, magiging kafir. Kapag ang tao ay nakagawa ng nagnakaw dahil malaking kasalanan, nagzina, yan ay magiging kafir. So yan ay kabilang sa kanilang paniniwala o usul. Kabilang sa kanilang usul ay ang paglabas sa pinuno ng mga Muslim. Paglabas sa pamumuno ng leader ng mga Muslim. Subhanallah. Yan ay makikita natin sa panahon natin ngayon. Lalabas sila, sabi, itong pinuno na ito ay hindi sinasabuhay ang batas ng Islam. Hindi niya sinasabuhay ng kompleto ang batas ng Islam. So kafir siya. Nakikipagtulungan siya sa ibang mga hindi Muslim. So magiging kafir siya. May mga bagay na kung saan nakikita nila na halimbawa may mga embassy sa mga lugar na Muslim. Yan ay ano, pakipagtulungan sa hindi Muslim. So kafir siya. So lalabas sila ngayon sa tinatawag na leader ng mga Muslim. Magkakaroon sila ng sariling lugar nila. At pagkatapos, sasabihin nila na kafir, munafik, murtad ang leader ng mga Muslim. At sino man ang sumunod sa kanya, o sino man ang nagtatrabaho sa gobyerno, sino man ang sumusunod sa kanya ay kafir. Tinan mo, yung pagkaligaw ng mga tao nito, so magiging kafir lahat yan. So dito, dalawang papipilian mo. Umanib ka sa kanila, o hindi. Kapag hindi, ikaw ay magiging kafir. Ikaw ay magiging murtad, ikaw ay magiging munafik. Ganyan kadelikado ang paniniwala ng mga Khawarij. Kaya narapat na maging maingat tayo. Bantayan natin ang ating mga anak, ang ating mga kamag-anak, lalo na sa ating sarili. Tingnan natin ang mga pundasyon na ito. Kapag nakita natin ito, ay dapat na maging maingat tayo at magbigay tayo ng babala. Bago tayo magtapos, ay gusto ko muna ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga katibayan ng pagkaligaw ng mga tao na ito. Sa kanila pag kafir, puro na lang kafir, murtad, munafik, yan ang kanilang nasa kanilang dila palagi. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kullul muslim ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa arduhu wa irduhu. Sa hadith ni Imam Muslim, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim ay pinagbabawal ang kanyang buhay, ang kanyang kayamanan, ang kanyang dangal. So dito napakalinaw. Sa ibang hadith, ala wa inna dima'akum wa amwalakum, ito ay itis sa mga salita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang Hajjatul Wida. Wa aradakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hada wa fi baladikum hada fi shahrikum hada. Liyuballig ash-shahid al-ghaib. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan katotohanan, ala inna dima'akum, katotohanan na ang inyong tinatawag na mga ang inyong buhay, ang inyong kayamanan, ang inyong dangal ay haram. Pinagbabawal. Hindi pwede na pumatay ng tao o ninuman. Haram. Katulad ng kahurmati yawmikum hada, ha? Sa araw ng Arafah. Ganun din sa haram, ha? At ganoon din sa buwan ng Dhulhijja. So dito sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay ito ay tatlong bagay na ito na pagkakamali ng isang Khawarij. Ang tinatawag na buhay ng isang tao. Subhanallah. Napakabilis sila magsabi na kafir na kaya papatay sila. Yung kayamanan, makikita natin kayamanan ng mga Muslim pinapatay, kinukuha. Kabilang sa ano nila yung Arab. Subhanallah, kapag nakipag-ano sila sa pinasok nila yung lugar, kahit mga Muslim, ay kukunin nila mga kababaihan. Subhanallah. Ito yung mga kabilang sa kanilang mga tinatawag na kamalian. Kabilang sa gusto ko ipaliwanag, ang kanilang shubha, yung mga sinasabi nila palagi, okay, na kung saan, ito yung kabilang sa kaligawan nila. Ang pagkakaiba ng gawain na kufr at saka yung gumawa ng kufr. Dapat nating tumalaman, ang gawaing kufr ay hindi lahat ng gumawa ng gawaing kufr ay magiging kafir. Ito yung pagkakaiba. Dapat natin malaman. Okay. Hindi lahat ng gumawa o nagsalita ng salita na kufr o shirk ay magiging mushrik. Hindi lahat ng gumawa ng gawain na ito ay tinatawag na sigurado na kufr ay magiging kafir. Okay. Paano? Ano ang dalil? Kasi magkaiba yung gawain at saka yung gumawa. Ang gumawa ay bago mo hatulan nang siya ay kafir, ay dadaan siya sa proseso. Kabilang sa dalil dito, ay mayroong isang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang tao na kung saan
na wala sa desierto, na sa desierto na wala ang kanyang kamelyo, habang siya natutulog na wala ang kanyang kamelyo, at yung tinatawag na lugar na kung saan wala na siyang pag-asa, nawala ang kanyang pagkain, inumin lahat, yung kanyang ano. So hinihintay na lang niya ang kanyang kamatayan dahil na siya ay nasa gitna ng desierto, hanggang sa dumating yung tinatawag, nung siya ay nagpapahinga, biglang dumating, kwento ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Dumating ang kanyang kamelyo, nadala ang kanyang pagkain, inumi lahat ang kanyang ano. At ang sinabi ng tao nito, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ikaw ay aking alipin at ako ang inyong Diyos. Sinabi ng tao na yun. Ya Allah, ikaw ay aking alipin, ako ang inyong Diyos. Subhanallah. Ang salitang ito ay salitang kufr. Paano mo magiging alipin si Allah? Ikaw ay Panginoon niya. So salitang ito ay kufr. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi na sinabi ng taong ito ay kafir. Kaya sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min shiddatil farah. Siya ay nagkamali dahil sa kaniyang tinatawag sobrang kasiyahan. Kaya hindi sinabi ni propeta na siya ay kafir dahil sa salita niya. So yung salita na yun ay salita na kufr. Salita na kufr. Pero yung gumawa ay hindi siya naging kafir dahil sa kanyang pagkakamali. Hindi niya sinasabi, nagkamali siya. Kabilang sa dalil, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na sinabi ni Propeta na mayroong isang tao na siya ay nakagawa ng mga kasalanan, at nung siya ay malapit na mamatay, sinabi niya sa kanyang mga anak na sunugin niyo ang aking katawan, pagkatapos hati-hatiin niyo ang aking katawan at ilagay niyo sa tinatawag na dagat upang pagdating ng sa kabilang buhay ay upang hindi ako ibig sabihin ay makaiwas ako sa pagpaparusa ng dakilang tagapaglikha. Ngunit dumating ang panahon, si Allah ay makapangyarihan. So siya ay binuhay muli ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at tinanong siya. Sabi niya, bakit mo ginawa? Bakit mo ginawa ang bagay na yun? Pinasunog niya ang kanyang katawan, pinaghiwalay niya, pinatapon niya sa dagat. Sinabi niya ng tao na ito na, khawfan minka ya Rab wa anta a'lam. Ako ay natatakot sa iyong kaparusahan. So, ibig sabihin una rito, siya ay naniniwala na hindi kayang buhayin ni Allah ang kanyang katawan. So yan ay paniniwala na kufr. Si Allah ay kaya niyang buhayin ang lahat. Pero sa panahon na ito, ay ang paniniwala ng tao na ito ay hindi kayang buhayin ni Allah. Dahil na kaya nga pinasunog niya, pagkatapos pinatapon niya. Dahil sabi niya, hindi to kaya ni Allah. So ang paniniwala na ito ay kufr. Ha? Dahil ang Allah ay kaya niyang buhayin. Pero sinabi dito, kala, qad ghafartu lak. Sinabi ni Allah, tunay na ikaw ay pinatawad ko. Bakit siya pinatawad ni Allah? Dahil sa kanyang pagkakaroon ng takot. Pero ano kanyang ginawa? Ang kanyang ginawa ay siya ay pinasunog niya ang kanyang katawan. Nung sabi niya kapag nakaway namatay, hindi siya naniniwala na mabubuhay siya ni Allah. So kufr yun. Pero kufr na gawain, pero ang gumawa ay hindi siya kafir. Bakit? Dahil sa jahil. Hindi niya alam ang bagay na ito. Wala siyang kaalaman sa bagay na ito. So hindi lahat ng gumawa ng ano ay sabi kafir. So, di ba? Isa yan sa mga ginagawa ng mga Khawarij. Kabilang din doon ay sa hadith na kung saan dumating si Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal, at siya ay nagpatira pa sa harapan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma hada ya Mu'ad? Ano ginawa mo ya Mu'ad? Ano ginawa mo, Mu'ad?" Sinabi ni Mu'ad bin Jabal na nakita ko ang mga tao sa tinatawag na anong lugar ito? Yung mga okay. Siya ay naglakbay sa Sham at nakita niya yung mga tao na kung saan sila ay nagpapatira pa sa kanilang mga pinuno at sa kanilang mga ulama. Kaya sinabi niya, mas karapat dapat na ikaw na gawin din namin sa ibagay. Mas karapat dapat ka kaysa kanila. Kaya siya nagpatira pa. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "La ya Mu'ad, innahu la yusjadu illa lillahi subhanahu wa ta'ala." Ha? Huwag mong gawin yan, Mu'ad. Hindi tama yan, ya Mu'ad. Dahil tunay na walang dapat na sagawahan ng pagpapatira pa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito hindi na sinabi na, ya Mu'ad, ikaw ay kafir. Di ba? Okay. So dahil dito ay kabilang sa tinatawag na pagkakamali, yung ta'wil. Ha? Yun ang yung interpretasyon ni Mu'ad bin Jabal na ito ay pinapahintulutan. Na ito ay pwede. Pero pinaliwanag sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, ikaw ay kafir?" Hindi. "Ikaw ay murtad?" Hindi. So dito natin mapapansin yung tinatawag na pagkakaiba. Okay. Kaya ang dapat
Ha? Una-una, hindi natin gawain, hindi gawain ng isang tao ang husgahan ang lahat ng tao. Husgahan ang pinuno na si fulan, na kaver, si ganito, si ganon, subhanallah. Hindi gawain yan ang isang mananampalataya. Yan ang pinakauna. Yan ang pinakaunang kaligawan ng mga Khawarij. Okay, so dito, unahin natin. Bago kung ang maghahatol ang isang tao, kung halimbawa maghahatol ang isang tao, at ito hindi gawain ng isang tao na inuman, kundi yung mga ulama na sila ay may kaalaman, sapat na kaalaman, at sila yung itinalaga ng yung tinatawag na pinuno ng mga Muslim para sila ay magsagawa ng ganitong paghatol. So pinakauna ay yung tinatawag na kinakailangan ay nasa tamang kaisipan ang tao na yun. Ha? Nasa tamang kaisipan. Dahil kung sira ulo siya o kaya hindi niya alam ang ginagawa niya, so hindi siya pwede siya tawagin na kufr. Okay? Kabilang din doon ay yung tinatawag na siya ay tamang gulang. Kasi nabanggit sa hadith na itinaas ang panulat sa mga tao na ito, tatlo. Yung wala sa tamang kaisipan, yung bata hanggang sa siya ay dumating sa tamang gulang, at saka yung natutulog, hindi alam ang kanya ginagawa. So yan, itinaas sa kanila ang kanilang ang panulat. Kabilang din doon ay yung tinatawag na kaalaman. Narapat na dapat nating alam ba ng tao na ito, dapat ipaliwanag sa kanya, nakapagsabi siya ng shirk, nakapagsabi siya ng gawain na kufur. So, hindi natin sabi, kafir siya. Ang gawain na yun, ay gawain kufur. Halimbawa, tulad ng nasabi ng tao na yun na, ikaw ay aking, o Allah, ikaw ay aking alipin. So, kufur yun. Pero, dahil sa, siya ay, nagkamali siya. Hindi na sinasadya. So, dito, yung, dito, sa kaalaman, dapat alam ng tao. Tulad nung nangyari sa, tao na sinunog niya ang kanyang katawan. So dito, kapag ang isang tao ay mangmang, hindi niya alam, so hindi siya hahatulan ng kafir. Dapat titingnan natin, tatanungin natin, at ipaliwanag sa kanya. Kaya nga, kung may magmurtad, halimbawa umalis sa Islam, dapat siyang kausapin, ipaliwanag sa kanya, mga dalil sa Quran, sa Hadith, bago siya hatulan, kung hahatulan siya. Pero bibigyan siya ng panahon para mag-isip, para kausapin, para ibigay ang kaalaman. Kabilang din doon, yung tinatawag na yung kanyang kagustuhan. Yung pinili niya ito, hindi siya napilitan. Katulad, halimbawa, yung tinatawag na pinuno ng Habasha, na si Najashi, na kung saan siya ay pinuno sa lugar na Ethiopia sa panahon na yon. Ngunit, noong napansin nila, siya ay nag-Muslim, napansin niya ang mga tao na ayaw nila ng Islam. At siya ay mapapahamak, hindi na isinabuhay ang Islam sa kanilang harapan. Kaya nung namatay ang tao na ito, ay lumabas si Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi na sa mga sahaba na tayo ngayon ay magsasala ng salatul gaib. Sila ay nagsala para magdua kay tinatawag na Najashi dahil siya ay namatay na isang Muslim. So hindi na isinabuhay ang Islam sa harapan ng mga tao. Siya ay naging Muslim, itinago niya. So siya ba ay magiging kafir dahil sinabuhay nila yung buhay ng mga hindi mananampalataya dahil itinago niya ang kanyang pagkamusik? Hindi. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagbigay ng sala o siya ay nagsala kasama ng mga tinatawag na ng mga sahaba. Ay makikita natin sa Madina, mayroong isang lugar doon sa harapan, sa gilid, na kung saan yung lugar na yun, na tinayuan yun na masjid, na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na siya ay nagsala ng salatul ghaib kay Najashi. Okay. Kabilang din doon, ang sinabi ni Allah na man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Si Ammar bin Yasir, si Yasir at saka si Sumayya, ang kanyang magulang, ay pinatay ng mga Quraysh. Subhanallah. Siya ay nagsabi ng bagay na kufr, paglabas sa Islam, para hindi siya mapahamak. Sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, umiiyak siya. Nagsabi siya ng salita na paglabag sa Islam. Ya Rasulullah, anong gagawin ko? Bakit? Sabi niya, nakapagsalita ako ng salita na paglabas sa Islam dahil gusto akong patayin ng mga Quraysh na hindi mananampalataya. Sabi niya, paano mo nakita ang puso? Paano naramdaman po siya? Sabi niya, punong-puno ng pananampalataya. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag inulit nila yun, ulitin mo ang ginawa mo. Bakit? Dahil sa puso ng isang tao. So sinabi ba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay kafir? Di ikaw ay lumabag? So hindi. Yan ay napaka-delikado na mga paniniwala ng mga tao. Katulad din dyan yung tinatawag na
sinasadya. Ha? Yung sinasadya ng tao, hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali katulad ng tinatawag na sinabi natin kanina na Ya Allah, ikaw ay aking alipin. So, siya ay nagkamali sa sobrang kasiyahan niya. Okay? So dito makikita yung tinatawag na mga bagay. Bago hatulan yun, yung mga bagay na ito ay kailangan dadaan siya sa tinatawag na mga bagay. Okay? Katulad din ang sinasabi na وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sino ang hindi niya isabuhay ang Quran? Ha? Ang Quran. Ha? فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sila yung mga kafir. Subhanallah. Una-una, kailangan, paano magiging kafir ang mga tao na nakatira sa lugar ng mga majority ay hindi Muslim. So tayo, halimbawa sa Pilipinas, paano natin maisabuhin ng kompleto? Hindi natin pwede maisabuhin ng kompleto ang Quran sa mga batas niya. Pero ang pinakamahalaga dito, nasa puso ng isang tao na isasabuhin niya. At yung tinatawag na pakikitungo sa bansa ng tayo ay minority, ay dapat alam natin yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya, makikita natin kung paano niya pinakitunguan ng mga Quraysh. Paano niya pinakitunguan sa Makkah? Ha? Siya ba'y nakipaglaban? Hindi. Nung siya sa Madina, siya ba'y umatake sa kanila? Hindi. So, hindi siya agad na ano, kundi tiningnan niya yung sitwasyon. Subhanallah. Kitina natin yung pamumuhay ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At yung aya na ito, na palaging sinasabi na dapat nating tingnan yung mga leader ng mga Muslim. Ha? Ano ba yung pamumuhay nila? Sila ngayon may kasunduan sa pagitan ng mga kapatid na mga Moro at saka gobyerno. So ibig sabihin sila na ay mga kafir? Hindi. Dahil ito ay ang kanilang iniisip ngayon ay yung maslaha, yung pangkalahatan na ikakabuti ng mga Muslim. Yun ang tinitingnan nila. Subhanallah. So dito, huwag tayong maghusga. Huwag nating tingnan sila ay mga kafir, sila ay mga murtad, sila ay mga munafik. Hindi. Dahil ang bagay na ito, tulad ng kasunduan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Hudaybiyah, nung sila ay nag-umrah, hindi sila nakatuloy. Grabe yung mga kondisyon. Pag may nag-Muslim sa mga Quraysh, ay ibabalik ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero kapag may umalis kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pwede pigilan. At hindi sila pwedeng mag-umrah sa taon na yun. Kailangan sa susunod. At yung tinatawag na ano, subhanallah, napaka, kung makikita natin yung kondisyon, kumbaga ay, kaya nga si Umar bin Khattab, sinabi niya, Ya Rasulullah, paano mo tatanggapin ang ganitong ano? Eh sinabi niya, ako ay sugo ni Allah. Ako ay sugo ni Allah. So dito, may mga bagay na kung saan dapat tingnan natin yung tinatawag na maslaha amma. Tingnan natin kung ano yung mas makakabuti sa mga Muslim. Tingnan natin yung tinatawag na akhafu dararain. Ano yung mas matimbang dito? Kapag ginawa mo ito, ay mapapahamak ito. At kapag ginawa mo ito, ay mayroong mga dapat na isakripisyo pero magiging payapa ang pamumuhin ng mga Muslim. So dapat nating tingnan ito. Hindi yung tinitingnan ng tao isang dalil sa Quran na pinanghahawakan niya, hindi niya kinukuha yung ibang dalil. Hindi niya kinukuha yung hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya kinukuha yung mga ibang mga dalil. Isa lang ang pinanghahawakan niya. Subhanallah. Ang Quran, ang Islam ay may mga pamamaraan, kumpletong pamamaraan ng pamumuhay. Hindi lamang kukuha tayo ng isang dalil. Subhanallah. So dito po ay kinakailangan na maintindihan natin yung tinatawag na mga katangian ng mga khawaris na ito at saka yung kanilang mga usul, pundasyon nila at saka itong palagi nilang sinasabi ng mga syubhan nila. Dito, isa sa maipapayo ko, kinakailangan po natin na magsalisik ng kaalaman at kinakailangan natin na palagi na makinig sa ating mga ulama, sa mga ulama na kilala sila sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kilala sila sa kaalaman, kilala sila sa kanilang mga pananaw, na ito ang pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ito ang pananaw ng Salafus Salih. So dahil dito, ay kapag meron tayong mga bagay, dapat tayong alanganin, dapat tayong magtanong sa mga ulama. Huwag nating iwan ang mga ulama. Yung mga tao na sila, subhanallah, sila ay magsasagawa daw ng jihad, sila ay magsasagawa daw ng tinatawag na napakalaking pagsamba. Pero, ano ang kanilang pinanindigan? Sino ang kanilang pinuno? Hindi alam kung sino ang kanilang pinuno. Hindi alam kung sino ang kanilang mga ulama. Iniwan nila yung mga ulama na mga kilala. Mga ulama na may sapat na kaalaman.
mga ulama na kilala sa kanilang pagkatakot kay Allah, hindi sila nakikinig. Ano pa sinabi niya, sasabihin, wala yang mga tao na yan, mga ulama yan ng mga ano, mga sultan, mga gobyerno, ano yan. Subhanallah. Kaya, sabi nga sa hadith, sila ay mga kabataan, may kakulangan sa ibig sabihin, hindi sapat ang kanilang kaisipan sa mga bagay nito. Okay? So dito, sa bawat pagkakataon na kung tayo bilang isang mananampalataya, may mga dumarating na mga ganito, mga fitna, dapat ang unang gagawin natin kapag tayo ay gagawa ng pagsamba, gagawa ng anumang mga desisyon, katulad ng ganitong jihad, subhanallah, dapat ay magtanong tayo sa mga kilalan na mga ulama ng lugar natin na nakakaalam sa sitwasyon natin, na may sapat na kaalaman, may pagkatakot kay Allah, at hindi kung sino man na makikinig tayo na hindi natin kilala. Yan ay isa sa mga pagkakamali ng mga khawarij na kung saan ang mga ulama na pinagkukuhanan nila ay hindi kilala sa kaalaman, hindi kilala, subhanallah. Pinuno nila, hindi kilala, subhanallah. So napakadelikado ang ganitong mga bagay. So nawa ay nakatulong ang mga bagay nito sa ating pag-aaral at nawa ay tulungan tayo ni Allah, gabayan tayo ni Allah, patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at tayo'y kanyang patnubayan sa kanyang landas sa pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sa pamaraan ng Salafus Salih. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Kung mayroon po kayong katanungan, pwede po kayong mag-message, mag-comment at kung mayroon po tayong mga gustong ipaalala sa atin, pwede po kayong mag-comment at mag-message inshallah. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat ng bumati sa inyo, na assalamu alaikum, wa alaikumussalam, wa rahmatullahi wa barakatuh.